At ayun na nga, lumipad ang team namin sa Bangkok. Lumipad na naman. Para i-check out ang Samsung Galaxy A70 at Samsung Galaxy A80. Boom! Walang bulol. Wow, proud! Walang bulol, pero dinugo ka. Dinugo ako? Hindi, joke. May dumi lang. Hi guys, ako pala si Beans. Pala si Sean. And you're watching Unbox Diaries! So last time guys, kinober natin ang Samsung Galaxy A70. Kinober? Tingnan namin ang Samsung Galaxy A70 ay slightly better Samsung Galaxy A50. Meron siyang kumikinang na design at saka maganda yung kanyang specs, malaki yung battery, may super fast charging. Bakit malaki yung battery? Malaki yung battery. Okay, so guys, hindi lang ako dito yung medyo L. Hindi oh. Sabi mo kasi malaki yung battery. Oh. So yun ang Samsung Galaxy A70. O nga pala guys, ang Samsung Galaxy A70 at A80 ay built for the era of live. Ibig sabihin, para sa mga tao naggagawa ng mga suitable live siya for vloggers and creators. Mahilig mag-live video. Isa lang naman ang live sa buhay ko. Ay! So, dahil built sila for live, yung kanilang specs ay focused sa live video content creation. Mahaba silang battery at saka maganda rin yung kanilang camera. Ngayon, mag-focus na tayo kay Samsung Galaxy A80, which is sobrang kakaiba yung design niya kumpara sa mga ibang Samsung bago Galaxy siya. A-series phones. Bago siya sa mata. Hmm. Diba? Kasi meron siyang new feature na wala yung ibang mga camera phones these days. Unang-una yung design niya, sobrang laki niya, guys. Medyo bulky nga lang siya. Hindi siya kaya ng one hand lang to operate. Ako, may iba sa one-handed eh. Mas ka. Dalawang kamay. Or yung mga, ano yun, yung mga sinusuot. Ano ba yung sinusuot? Sinusuot yung nasa likod. And like, ito kasi yung phone ko. Sorry, takpan ko. Yung meron dito, tapos gaganon mo. Kailangan ganon para ma-operate mo siya kahit one hand lang. Malaki siya kasi meron siyang 6.7-inch display. Parang full kasi malaki ng sa akin. Full HD display. Nang ano? Ano kasi laki ng iyo? Nung ano? Nung aking phone. Sana ba yung phone ko? Ito guys, oh, mabilis to. Kasi laki ng iyo ah. Talaga. Phone naman, phone naisip mo. Mo. Yung phone. Okay, okay. Yung back niya guys ay mayroon 3D glass surface. Premium yung kanyang build. Mataba siya ako ng konti kumpara sa... Bakit yung mataba? Bigla sumilip ka sa akin. So yun nga guys, kailangan siya ng 200 usage. Hindi siya kaya ng 100 kasi sobrang laki niya. At saka medyo mabigat din siya kasi yung kanyang design is ganon. Well, usually, ganon naman talaga kapag ka full screen display ka, wala kang notch whatsoever. Yun yung parang kanyang compromise, no? Kasi, may mga bagay internally na magko-compromise. Oo, gumagamit yung iba ng mga motorized functionality dun sa phone. Yung Samsung Galaxy A80 ay merong power button sa kanyang right side. Yung kanyang volume rockers ay nasa left side. Sa baba, kakaiba yung kanyang itsura. Wala siyang headphone jack. Bummer! Yun lang yung bummer. Yun nga, sabi nga, may things talaga na mako-compromise internally dun sa feature na meron siya ngayon. Oh, ay naisip ko sana. Usually, tinatanggal nila yung headphone jack dahil gusto nilang panipisin yung phone. Kaya lang, medyo mataba siya. So, akala ko meron siyang headphone jack. Yung headphone jack talaga is sobrang okay. Makapag-plugin ka ng mga external microphones para pagandahin palalo yung saka essential audio. Siya. Essential siya for live video. Oo, yun nga eh. Diba? So, next. Sa tabi ng kanyang USB Type-C port, meron siyang SIM tray. Kaya lang, wala siyang micro SD card. So, another bummer. Hindi siya expandable. 128GB of storage lang talaga siya. Pero malaki na yung 128GB of storage. Pero pag nagla-live video ka, kulang pa yun. Kasi marami kang videos na gagawin, di ba? Hindi ka magdi-delete? Well... Kasi for me, pag na-post ko na, syempre, andun na siya. So... Backup mo pa? Magbo-backup ka pa. Maganda sana kung pwede may backup sa micro SD yung mga gawa mo, no? Sabagay. Sayang. So, medyo kakaiba no kay Samsung Galaxy A80 ay ang kanyang flip-out camera. Flip-out or rotating camera. Ayun. Kung ako yung tatanungin, para siyang exorcist. Yung ganon. Ganon siya. Pero kasi maganda yung ganon kasi same quality yung rear and front na pag nag-video ka. So, 48 megapixel yun. So, pag magsi-selfie ka or video na sa harap na selfie camera, mag-rotate lang siya. So, same quality lang from the rear side. Oo. Oh, ibang klase yung quality ng rear cameras kumpara sa selfie. Kung papansinin mo, ang pangit ng mga quality ng mga selfie camera sa mga smartphone. Kaya, di ba sa mga iPhone, pag nag-picture sila, hahanap sila ng mga mirrors tapos dun sila magpipicture. How
hawak yung iPhone nila. Kasi hindi nga talaga maganda yung selfie camera ng iPhone. Kahit ano naman talagang cellphone, hindi maganda yung selfie camera. Well, ngayon, nagawa na ng paraan ni Samsung yan. Kaya niyang paikutin yung kanyang rear camera at iharap. So, same quality lang siya. Same hindi quality. Magbabago yung video or picture quality niya from the rear and front. Ngayon, meron na akong konting issue sa ganun, no? Sa kanyang design. Pag motorized kasi, may mga dust or dirt na pwede pumasok doon sa gitna ng camera, ganyan. At saka pag nahulog yung camera, habang naka-selfie, no? Pag nagsiselfie ka. Oo, pag nahulog siya, baka masira kasi marami kasing gumagalaw na parts eh. So, yun lang, questionable yung kanyang durability, which is something that we want to test out in the future. Kaya naman may pera, di ba? Kaso parang nakakapanghinayang naman yun. Sino ba namang normal na tao ang hiniingatan ng something valuable sa kanya? Not unless it's an accident. Actually, ikaw ang pinaka-importante sa akin. Hindi kita ilalaglag. Hindi mo ako kayang ilagdag kasi buhatin, hindi mo rin ako kaya. Kasi baka masira yung aking tiles. Hindi, masisira ang iyong spine. So on the topic pala of the camera, meron siyang triple camera setup guys. 48 megapixel yung kanyang main sensor, 8 megapixel ultra wide angle lens, at 3D depth sensing bokeh lens. Makita niyo naman po mga ganda yung mga shots na nakuha natin. May nakuha tayong shots, di ba? Actually yung 3D depth sensing bokeh lens niya is para sa live focus video. Ang ibig sabihin nun, pwede siyang mag-blur ng background sa video. Wow! Parang portrait siya pero video. Para siyang SLR pala. Oo. Nakaiba na siya. So ito na po pala yung mga shots na nakuha namin doon sa event. Napakaganda po, napaka-sharp po ng images na nakuha namin. Again, even in low light. Even in low light, sobrang ganda niya. At ito pala ang sample ng 1080p video na nakuha namin. Sobrang swabe ng galaw niya. Naka-super steady video mode po yan, mga kaibigan. Yes. Grabe, para siyang nasa gimbal, no? Alam mo yung gimbal? Yung parang hawak-hawak ng mga videographer na hindi siya shaky. So, shaky, oo. Yung pala tawag dun. Gimbal. 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 Oo nga. Lagi mo kong tinitingnan, no? Parang in love ka sa akin. Communication eh. Hindi, kahit di ako nakatingin eh, oh. Nakikita kita sa camera eh. Nakikita ko yung mga mata mo. I feel it in my fingers. Oh, tama na. Explain na. I feel it in my toes. At ito naman ang selfie video. Yan. Wow, ang pogi mo naman dyan. Oo. Diba? Sobrang ganda. At saka, dito mukha ko. Just like the Samsung Galaxy A70. Pero mas maganda ito, syempre, kasi ginamit niya yung rear cameras. Yan. Ito pa yung selfie na picture. Pogi. Boom. Pogi. Okay, so punta na tayo sa specs guys. Napakaganda po ang specs ng Samsung Galaxy A80. Meron siyang pinakabagong processor, Snapdragon 730. 730? Ano ko lang narinig yun ah. Anong perks ng Snapdragon 730? Actually, siya yung pinakaunang phone na magkakaroon ng ganyan eh. So, hindi pa rin alam kung gano'n kakabilis. First time kong nakarinig ng Snapdragon. Yun ang pinakalatest, no? Pinakalatest na mid-range Snapdragon phone. Snapdragon 730. Oh. Figuring lie, Samsung ah. Dati diba kasi puro sila Exynos, ganon. Oh. So ngayon nagsa-Snapdragon na din sila. So, they're good, Samsung. Meron din siyang 8 gigs of RAM and 128GB of internal storage, hindi po expandable. Meron po rin siyang battery na 3,700mAh. Which is usual, 3.7 na ano. Pero supported siya ng super fast charging dahil meron din siyang 25W. Super fast charging. At saka same rin pala siya sa ano, no? Samsung Galaxy A70, meron din pala siyang in-display fingerprint scanner. Yes. Yung nga lang hindi lang natin na-try kasi nga display unit or demo unit lang meron doon and hindi rin siya ma-activate kasi ang daming people na nagtatry noon kasi ine-enroll yun eh. Oh, ine-enroll yung fingerprint. So, ano-ano ang mga colors nito, Sir Vince? Okay, so dalawang colors lang yung available sa Philippines. Actually, tatlo ang colors na nilabas internationally. Pero sa Philippines, nalabas siya Phantom Black at Angel Gold. Angel Gold. Maganda yung colors niya in fairness, ah. Pero I'll go for the Phantom Black. Because you know naman, I like black and blue. Oh, I like din naman black. Kahit ano black. But you like me more. Yeah. So yun na nga, ang OS niya ay Android 9.5. Latest na yan, ang software ng Android. So, lalabas siya sa May 29 sa Europe. Wala pang balita sa mga Asian countries like the Philippines. But hopefully by June, yes. Lalabas siya. At saka yung price niya medyo mataas, $730. Medyo mahal. Nasa 30K na yun, 30 plus K. So, I hope naman na managre-range lang siya pag dito ng mga 28, no? Oo, sana lumabas na siya ng ganung price.
27, 28, 29. Huwag sana lang magpas ng 30 kasi medyo pricey na siya for walang headphone jack and 3,700 mAh. Actually, okay na para sa akin yun. Gusto ko lang talaga makita yung quality ng camera. Gusto ko i-compare siya sa mga ibang klaseng mga selfie cameras ng mga smartphones. Gustong-gusto ko talaga yun. Like, I do a lot of comparisons talaga. So, yun, kudos to Samsung dun sa kanyang very unique camera setup, Samsung Galaxy A80. Kailangan meron ganyan. Creative, resourceful. Resourceful kasi isang camera lang. Yun. I love you Samsung. Kala ko ako. Kala ko akin yung I love you mo. So yun, isang video na naman po ang natapos. And walang masyadong struggle compared sa Samsung Galaxy A70 namin na video. Ala yung laway niya. Oh my God. So again guys, thank you for watching. Ako nga pala ulit si Shang. At ako nga ulit si Beans. And you're watching Unbox Diaries. Ah, okay na ba? Perfect po siya pag manunod. Shhh! Ang dami mong pakabol. Tama na. Full screen. Tama na. Full screen. Bye! 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 Bye!